matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa ating channel, ang Learning Express 101. Sa nakaraan nating video, tinalakay natin ang chapter 9 at 11 ng librong The World 16 Crucified Saviors or Christianity Before Christ ng author na si Kersey Graves. Ngayon naman sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang ating pagbabasa at tatalakay naman natin ang chapter 12. Isang chapter lang tayo ngayon mga ka-LE dahil medyo mahaba ang kabanatang ito. Ito ay nakafocus sa karakter ni Haring Herodes, ang haring ipinag-utos na ipapatay ang mga batang lalaki sa Bethlehem. Ngayon mga ka-LE, ano bang meron sa haring ito? Bakit mahalaga na siya ay mapag-usapan? Heto ng ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Kinagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manunood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, ka-LE, just love. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula, kumuha ka na ng palabok at kape. Umupo at mag-relax dahil pag-uusapan na natin si Haring Herodes at si Baby Jesus. Chapter 12, The World Saviors Saved from Destruction in Infancy. Pinag-usapan natin sa mga nakaraan nating video ang pagkakahawig ng mga kwento ng mga Messiah Gods na binisita ng mga anghel, propeta, magi o wise men nang sila ay isilang. Ngayon mga ka-LE, napansin ng author na hindi lang yan ang tema ng kwentong paulit-ulit nating naririnig sa kwento ng mga Diyos na ito. Napansin din niya na halos lahat ng birth story ng mga Messiah Gods ay mayroong tema ng extraordinary events at tangkang pagpatay sa sanggol na Diyos. At ang mga sanggol na Messiah ito ay pare-parehong nakaligtas at nakatakas sa panganib at banta sa kanilang buhay. Ayon sa author, nakamangha ang sinaunang tradisyong ito dahil ito ay maririnig natin sa halos lahat ng kwento ng mga Messiah Gods kung saan ang mga sanggol na ito ay isinilang ng nasa bingit ng kamatayan ngunit sila ay himalang nakaligtas. Paulit-ulit nating maririnig ang kwento ng mga haring nagtangkang wakasan ang buhay ng mga sanggol na Messiah dahil sila ay nag-aalala na baka maagaw ng bagong silang na sanggol ang kapangyarihan at trono mula sa kanila. Ngayon mga ka-LE, dito muna tayo sa kwento ni Herodes ng Bible. Ayon sa kwento, ang mga haring mago ay nagtungo sa tahanan ni Herodes dahil kanilang hinahanap ang bagong silang na sanggol na Jesus. Sinabi nila sa haring ito na ang hari ng mga Hudyo ay isinilang na at nagpunta sila rito upang siya ay sambahin. Nang marinig ito, si Herodes ay nag-alala. Ilang saglit pa, umalis na ang mga haring mago at tinungo ang bagong silang na bata. Hindi na sila bumalik kay Haring Herodes upang ipaalam ang lokasyon ni Baby Jesus dahil sa babalang panaginip na kanilang nakita at sila ay bumalik na sa kanilang bansa. Si Haring Herodes ay nag-aalala na mayroon ang makakaagaw sa kanyang trono. Kaya naman ipinag-utos niya na ipapatay ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem edad 2 taon pababa. Ngayon mga ka-LE, sinasabi sa atin ng Bible na may isang anghel na nagbigay ng babala kay Joseph na sila ay tumakas at dalhin si Baby Jesus sa Egypt dahil ang batang Jesus ay nanganganib. Nakinig si Joseph sa sinabi ng anghel, sila ay umalis kasama ang sanggol at nagtungo sa Egypt. Sa kwentong ito, ang anghel at panaginip ang ginamit na instrumento ng Diyos upang mailigtas si Baby Jesus sa kamatayan. Ngayon mga ka-LE, interesante yung bagay na ito dahil makikita rin natin ang parehong pattern ng kwento sa iba pang mga Messiah Gods. Nakakamangha ang pagkakahawig na nakita ng mga scholar sa kwento ni Krishna at Jesus. Kung si Jesus ay nais ipapatay ni Haring Herodes noong siya ay sanggol pa lamang, si Krishna naman ay gustong patayin ni Haring Kansa. Ngayon mga ka-LE, sa kwento ni Jesus, nalaman ni Haring Herodes ang kapanganakan ng Mesaya dahil sa 3 haring mago.
Sa kwento naman ni Krishna, makikita natin ang kahinahinala at illogical na paggilos ng isang anghel. Ayon sa kwento, nang isilang si Krishna, may isang anghel na nagbigay ng babala sa kanyang mga magulang na kailangan nilang umalis dahil nanganganib ang bata. Ngayon mga ka-LE, dito na magiging weird ang kwento dahil ang parehong anghel na ito na nagbigay ng babala sa mga magulang ni Krishna ay ang parehong anghel na nagsabi kay Haring Kansa na ang mesaya na kanyang karibal ay isinilang sa kanyang kaharian. Sa kwentong ito, ang anghel ang rason kung bakit nalagay sa panganib si Baby Krishna, pero siya rin ang nagbigay ng babala at nakapagligtas sa kanya. Ngayon mga ka-LE, tulad ni Haring Herodes ng Israel, si Haring Kansa ng sinaunang India ay gumawa rin ng paraan upang wakasan ang buhay ni Baby Krishna. Sa kwento ni Jesus, ipinag-utos ni Haring Herodes na ipapatay ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem edad 2 taon pababa. Sa kwento naman ni Krishna, hindi lang basta ipinahanap ni Haring Kansa si Baby Krishna dahil tulad ni Haring Herodes, ipinag-utos din ito na ipapatay ang mga batang lalaki na nasa kanyang kaharian. Ngayon mga ka-LE, ayon sa mga scholar, ang kwentong ito ni Haring Kansa at Krishna ay di hamak na mas matanda sa kwento ni Haring Herodes at Jesus. Ang isa sa mga patunay ng mga scholar sa bagay na ito ay makikita sa isang napakatandang kuweba sa Elephanta sa India. Dito, makikita ang iskultura ng isang haring may hawak na espada at napapalibutan ng mga patay na sanggol. Patunay na ang kwento tungkol sa isang haring ipinag-utos ang mass murder ng mga sanggol ay matagal ng tema ng mga kwento sa sinaunang India bago pa man dumating si Jesus. Ayon nga sa author na nagangalang Mr. Forbes sa kanyang librong Oriental Memories, ang imaheng makikita sa kuweba ng Elephanta ay nagpapakita ng mga batang lalaki na pinatay ng hari. At ang mga lalaki at babae na nakapalibot sa kanila ay tila ba lumuluha dahil sa mga pinaslang na bata. Ngayon mga ka-LE, balikan muna natin ang ating mga natalakay. Dahil nanganganib ang buhay ng mga Messiah babies, ang kanilang mga magulang ay umalis at dinala sila sa malayo at ligtas na lugar. Ang mga magulang ni Jesus ay dinala siya sa Egypt, habang ang mga magulang naman ni Krishna ay dinala siya sa Gokul. Ngayon mga ka-LE, tignan natin isa-isahin na natin ang mga pagkakapareho ng mga elemento sa dalawang kwentong ito. Number 1. Sa parehong kwento, mayroong anghel na dumating upang magbigay ng babala na nanganganib ang buhay ng bata. Number 2, ang mga hari sa parehong kwento ay hindi gusto ang pagdating o ang pagsilang ng mga Messiah babies. Number 3, sa parehong kwento, ang mga hari ay ipinag-utos ang pagpatay sa mga sanggol dahil nais nilang wakasan ang buhay ng sanggol na Messiah. Number 4, ang mga magulang ng mga Messiah gods sa parehong kwento ay tumakas at nagtungo sa ligtas na lugar. At number 5, sinabi sa atin ng Bible na si Joseph at Maria ay nagtungo sa lugar na kung tawagin ay Materia o Matura, isang sinaunang lugar sa Egypt. Ngayon mga ka-LE, nagkataon lang ba ang bagay na ito? Dahil ayon sa isang Mr. William Jones, mayroon ding lugar sa India na kung tawagin ay Matura at ito ang pinaniniwalaang lugar kung saan isinilang ang Diyos na si Krishna. Nakamangha ang bagay na ito. Hindi lang basta nagkakahawig ang mga pangyayari sa kwento ng dalawang Diyos na ito dahil nagkakahawig din ang pangalan ng dalawang importanteng lugar sa kanilang kwento. Ngayon mga ka-LE, ayon sa author, kapansin-pansin din ang isang bahagi sa kwento ni Baby Krishna kung saan sinasabing umiwas ang tubig at natuyo ang ilog Jumna nang tawirin ito ng mga magulang ni Krishna habang sila ay tumatakas. Ang bahaging ito ng kwento ay nahawig naman sa kwento nila Moses noong tumakas sila sa Egypt kung saan sinasabing nahati ang Red Sea upang sila Moses ay makadaan. Ngayon mga ka-LE, napansin din ng author na ang kwento ng Egyptian god na si Osiris ay nahawig din sa kwento ng mga Diyos na si Jesucristo at Krishna. Dahil tulad ng dalawang Diyos na ito, ang sanggol na si Osiris ay nanganib din ng buhay dahil nais siyang ipapatay ng masamang hari na nagangalang Amulius. At ayon sa kwento, upang siya ay mailigtas, ang kanyang magulang ay tumakas at dumaan sa ilog Nile. Heto pa mga ka-LE, sa 9 at 10 volume ng librong Asiatic Researches, makikita natin ang kwento tungkol sa Diyos na nagangalang Salvahana o Shalivahana ng sinaunang India.
Siya ay isang maalamat na Emperor God at ayon sa kanyang kwento, tulad ni Jesus, si Shalivana ay isinilang din ng isang birhen habang kanyang ama naman ay isang karpintero. Nakamangha ito mga ka-LE. Marami na tayong Diyos na pinag-usapan at lahat sila, tulad ni Jesus, ay isinilang ng mga birhen. Pero wala tayong narinig sa mga ito na ang kanilang ama ay pareho ang propesyon sa foster father ni Jesus na si Joseph. Ngayon lang tayo nakahanap ng Diyos na ang kwento ay nahawig din sa kwento ng mga magulang ni Jesucristo. Siya ay isinilang ng birhen at ang kanyang ama ay isang karpintero. Ngayon mga ka-LE, alam niyo ba na pati si Zoroaster ng Persia ay nanganib din ng buhay noong siya ay isilang? Ayon sa kwento, ang kanyang ina ay nanaginip na may mangyayaring masama sa sanggol na Zoroaster. Ngunit bago magkatotoo ang masamang panaginip na ito, dumating ang isang mabuting anghel o espiritu at kanyang nirescue ang mag-ina. Ayon sa kwento, sinasambit ng anghel ang mga katagang, "Huwag kang matakot, puprotektahan ng Diyos na ormas ang sanggol na nagpadala sa kanya bilang propeta sa mga tao at sa mundong naghihintay sa kanya." Sa China naman, makikita rin natin ang parehong tradisyon humigit sa 2,000 taon na ang nakararaan kung saan may hari na nais patayin ang isang sanggol na mesaya. Ayon sa kwento, ang Diyos na si Yu ay isinilid ng kanyang ina sa isang basket at dinala sa isang ligtas na lugar dahil nais itong ipapatay ng hari. Ngayon mga ka-LE, pinuna ng author ang isang interesanteng bagay matapos niyang talakayin ang kwento ng mga Diyos na ito. Ayon sa kanya, nakapagtaka dahil ang mga Messiah gods na ito na sinasabing magliligtas sa buong mundo ay hindi man lang magawang iligtas ang kanilang sarili. Dahil nakita naman natin sa kanilang mga kwento na kinailangan pa nila ang tulong ng kanilang mga magulang, ng mga anghel at iba pang Diyos upang sila ay maging ligtas. Ngayon mga ka-LE, si Baby Jesus, si Krishna, si Yu, si Osiris, si Shalivahana at si Zoroaster ay pare-parehong nanganib ang buhay noong sila ay sanggol pa lamang at silang lahat din ay nakaligtas dahil sa tulong ng mga anghel, mga Diyos at ng kanilang mga magulang. Ngayon mga ka-LE, mahalagang makita din na ang kwento ni Moses ay nagtataglay ng mga elementong nahawig sa kwento ng mga Diyos na ito, lalo na sa kwento ni Jesus. Kung si Haring Herodes ay ipinag-utos na ipapatay ang mga batang lalaki na edad 2 taon pababa, ang Pharaoh naman sa kwento ni Moses ay pinag-utos din na ipapatay ang lahat ng sanggol na lalaki dahil sa kanyang paranoia. Ngayon mga ka-LE, dito na lalong magiging interesante ang ating talakayan. Napansin ng author na tulad ng pagsilang ng Birheng Maria sa sanggol na Jesus, ang pagpatay ni Haring Herodes sa mga bata ay makikitaan din natin ang astronomical pattern. Ayon sa libro, ang pangalang Herodes ay nangangahulugang Hero of the Skin. Ngayon, ang pangalang ito ay binabansag din ng mga sinaunang kultura kay Hercules, ang personification o sumisimbolo sa araw. Ang kanilang pangalan ay hindi lang magkatunog, halos iisa rin ang kahulugan ng mga ito. Ngayon mga ka-LE, makinig kayo ng mabuti ah. Sinasabing bago dumating ang buwan ng July, ang araw ay matatanaw na dumadaan sa mga constellation ng Gemini at Cancer tuwing May at June. Ang constellation Gemini ay nangangahulugang Twins o Kambal at ang constellation ng Cancer naman ay nangangahulugang Crab. Kapag dumating na ang buwan ng July, ang araw ay tapos nang dumaan sa mga constellation ng Gemini at Cancer at ito ay papasok na sa constellation ng Leo. Ang Leo ay nangangahulugang Lion. Ngayon mga ka-LE, tuwing Mayo, natatanong ng mga sinaunang kultura ang araw na dumadaan at tila ba nilalamon ang constellation ng Gemini o Twins. At dahil sa astronomical event na ito, nai-imagine ng mga sinaunang kultura na pinapatay ng araw ang Gemini o ang Kambal. At tuwing July, nai-imagine nila ang araw na nagpapalit ng balat at sinusuot nito ang balat ng constellation Leo o Leon, ang constellation na kanyang tinatapatan. Ito ang rason kung bakit tinatawag na Hero of the Skin ang mga sun-related characters na si Herodes at Hercules. Ngayon mga ka-LE, si Haring Herodes ang sumisimbolo sa araw na sinasabing lumalamon sa constellation ng Gemini o Twins tuwing May at sinusuot ang balat ng Leon o Leo tuwing July. Kung si Herodes ang sumisimbolo sa araw, ang Gemini naman ay sumisimbolo sa mga batang lalaki na sinasabing kanyang pinatay.
Ngayon mga ka-LE, matapos ipapatay ni Herodes ang mga batang lalaki sa Bethlehem, mababasa natin ang mga katagang isang tinig ang naririnig sa Rama, si Rachel na umiiyak para sa kanyang mga anak. Ngayon mga ka-LE, ayon sa isang writer na nagangalang Strauss, ang quotation na ito ay tumutukoy sa mga batang pinatay ni Herodes. At ayon sa author, mahalagang pansinin din ang posibleng astronomical pattern ng pangungusap na ito. Number 1, ayon sa author, sa sinaunang Phoenicia, ang salitang Rama ay nangangahulugang zodiac. Number 2, ang babae rito na si Rachel ay mayroong dalawang anak na lalaki na kanyang pinagluluksa, si Joseph at si Benjamin. Posible kaya na ang dalawang anak ni Rachel na si Joseph at Benjamin ay ang kambal na sumisimbolo sa constellation ng Gemini at si Herodes naman ang araw na sinasabing pumatay sa kambal na ito. Ngayon mga ka-LE, sa dulong bahagi ng chapter na ito, ang author ay muling nagbigay ng isang note. Ayon sa kanya, ang kwento ng isang hari na ipinag-utos na ipapatay ang mga sanggol at bata ay isang kwento na kilala natin dahil sa kwento ni Jesus. Pero isa rin itong halimbawa na matutunto natin ang pinagmula ng mga kwentong ito sa mga bituin at mas matatandang kultura. Ngayon mga ka-LE, ang chapter 12 ay mayroong section 2 kung saan tinalakay ng author ang karakter ni Haring Herodes at sinilip niya ang pagiging makasaysaya ng kwento ng haring ito. Si Herodes ay isang sinaunang hari, kaya natural lamang na siya ay maitala ng mga sinaunang writers at historia ng kanyang panahon. Ngayon, kung totoong nangyari ang mass murder na kanyang ipinag-utos ayon sa Bible, ang kasuklam-suklam na pangyayaring ito ay makikita dapat natin na nakarecord sa talaan ng mga historia ng panahong iyon. Kaya puntahan na natin ang section 2 mga ka-LE at silipin natin kung ano bang masasabi ng author sa bagay na ito. Number 1, ayon sa author, mahalagang malaman na kahit pa kinukwento sa atin ang Bible na pinapatay ni Haring Herodes ang mga batang lalaki sa Bethlehem, walang kahit isang historian o manunulat mula sa panahong iyon ang nakapagtala ng kasuklam-suklam na pangyayaring ito. Number 2, ayon sa author, bakit maski ang mga sinaunang manunulat na detalyadong inilahad ang mga masasamang ginawa ni Herodes ay hindi nagawang itala ang krimen na kanyang ginawa sa mga bata? Kung talagang nangyari ang kinikwento ng Bible na mass murder ng mga batang lalaki sa Bethlehem noon, hindi ba't ito ay lilikha ng ingay at mababalitaan ito ng mga kalapit na bansa? Bakit wala man lang kahit isa sa kanila ang nakapagtala ng pangyayaring ito? Number 3, ayon sa author, kung totoong nangyari ang kwentong ito ni Herodes, bakit maski ang kilalang historia ng kanyang panahon na si Josephus ay hindi man lang nabanggit sa kanyang record ang mass murder ng mga batang lalaki sa Bethlehem? Interesante ang bagay na ito mga ka-LE dahil bukod sa siya ay nabuhay sa panahon ni Haring Herodes, si Josephus ay kamag-anak ng babaeng na pangasawa ng hari. Bukod pa riyan, si Josephus ay kilalang galit kay Haring Herodes. Sa katunayan, nagsulat pa nga siya ng isang libro kung saan detalyado niyang inilarawan kung gaano kasama ang haring ito. Ang librong iyon ay binubuo ng 37 na kabanata at lahat ng ito ay nakafocus lamang sa kasamaan ng hari. Naisip ng author na nakakapagtaka ang bagay na ito dahil hindi man lang nabanggit ni Josephus sa kanyang libro ang malawakang pagpatay sa mga batang lalaki ng Bethlehem na pinag-utos ni Haring Herodes. Ayon pa sa author, ito ay isang patunay na ang mass murder ni Herodes ay hindi talaga nangyari noong unang panahon. Kung totoong nangyari ang napakasamang kriming ito, hindi ito waalisin ni Josephus sa kanyang record dahil ito ay magiging katibayan na si Herodes ay isang masama at kasuklam-suklam na hari. Number 4, ayon sa author, lumalabas sa research ng mga historian na hindi nagtutugma ang panahon kung kailan nabuhay si Haring Herodes at kung kailan sinasabing nangyari ang mass murder. Ayon sa mga historian, patay na si Herodes 3 taon bago pa man mangyari ang mass murder ng mga batang lalaki sa Bethlehem. Ibig sabihin nito mga ka-LE, hindi na niya magagawang ipag-utos ang kasuklam-suklam na krimeng ito kung siya ay patay na bago pa man ito mangyari. Number 5, ayon sa author, kahit posibleng siya ay buhay pa nang mangyari ang mass murder na ito, masyado na siyang matanda upang ipag-utos pa ang krimen. Ayon kay Josephus, tinatayang 68 years old na si Herodes nang isilang si Jesus, kaya imposibleng maisip pa nito na magiging karibal niya si Jesus na sanggol pa lamang noong mga panahong iyon.
Number 6, ayon sa author, mahirap paniwalaan na si Haring Herodes ay mas pipiliing ipapatay ang libo-libong bata upang alisin lamang ang source ng kanyang paranoia. Dahil maaari naman niyang hanapin at patayin ang kanyang mga kaaway at kinaiinggitan nang hindi dinadamay ang mga inosenteng bata at saktan ang kanyang mga nasasakupan. Bukod pa riyan mga ka-LE, noong unang panahon, ang pagkakaroon ng anak na lalaki at mga kalalakihan sa isang kaharian ay napakahalaga. Kaya imposibleng gawin ni Haring Herodes ang bagay na ito dahil ang kanyang kaharian rin ang magdurusa. Number 7, ayon sa author, base sa kanyang mga tinalakay, tignan na lang natin ang masasabi ni Reverend Edward Evanson sa kwentong ito. Ayon sa kanya, isang hindi kapanipaniwalang hiram na kwento. Ngayon mga ka-LE, gustong sabihin sa atin ng author na kahit pa si Haring Herodes ay isang totoong tao na nabuhay noong unang panahon, kailangan pa rin natin na-examine ang mga kwentong nakadikit sa kanya upang malaman natin kung ang mga ito ba ay totoong nangyari noong unang panahon o gawa-gawa lamang ng mga sinaunang tao. Kailangan nating lawakan ang ating isip, intindihin ang mga bagay at buksan ang mata sa pagiging kritiko dahil ito lamang ang magliligtas sa atin sa pagkaligaw at pagkalito. At ayan ang nilalaman o ang pagkakaintindi ko sa nilalaman ng chapter 12 ng librong The World 16 Crucified Saviors. Ito ay continuation ng ating pagbabasa sa librong ito. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi niyo sa topic nating ito? I-comment niyo na yan sa baba at babasahin natin isa-isa ang mga yan. Mga ka-LE, pwede kayong mag-join sa ating channel membership. Kapag kayo ay nagpa-member, makakatulong na kayo sa ating channel. Makasama pa kayo sa mga shoutouts natin sa ating mga videos. I-click nyo lang ang join button sa ating channel o hindi naman kaya i-click nyo yung link sa video na ito. Huwag nyo rin kalimutang bisitahin ang ating podcast channel, TikTok at Facebook page. Ang link sa mga yan ay makikita rin sa ating description. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado. Kita-kits sa susunod nating video dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala. Mga ka-LE, sana nagising namin ang isip nyo. Walang bibitiw. Kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!